Yo, kamusta mga kaibigan dyan? Vince Regachuelo nga po pala sa inyong harapan sa video na ito. Pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin pinag-uusapan, pero pag-uusapan pa rin natin kasi wala tayong mapag-usapan. Hiningal ako dun. Tara, pag-usapan na natin yan. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung top 5 talents na nakakapagbigay o dagdag attractiveness sa isang tao. So, ginagawa o gagawin ko itong content na to dahil gusto kong i-boost yung confidence nyo. Dahil baka hindi nyo alam na attractive pala kayo dahil sa mga talent na babanggitin ko. Dahil kahit gaano pa kaliit ang tingin mo sa sarili mo dito sa channel na ito, naniniwala ako na mag-i-improve ka bilang tao. Kasi napapansin ko, ito yung mga talent na nakakapagbigay, nakakapagdagdag kagwapuhan o kagandahan sa isang tao kahit pa hindi naman siya maganda o hindi naman talaga gwapo. Kaya kapag talented ka, asahan mo na merong karing attractiveness. Okay, simulan na natin. Top 5 talents na nakakapagbigay attractiveness sa'yo. Ikalima sa listahan, acting. Kaya kapag magaling kang umarte, dapat i-enhance mo na yan. Sumali ka sa mga theater art. Ipamalas mo kung ano yung talent mo. Magaling kang umarte, magaling kang mag-acting, magaling kang magkunwari, magaling kang magpanggap. Magaling kang magpanggap na masaya kahit nasasaktan ka na. Pero hindi yun yung acting na tinutukoy ko dito. Hindi ko rin tinutukoy dito yung pag-arte mo sa basketball na magtutumba-tumbahan kang ganyan dahil gusto mo ipakita sa kanila na nasiko ka sa mukha, pero hindi naman talaga, para lang tumawag ng foul yung referee. Ang tinutukoy ko dito ay yung meron kang skill ng pag-arte na parang sa artista kahit hindi ka naman artista. Yung pinapakita mo sa mga audience o sa mga manonood, yung emosyon na kailangan sa scene. Halimbawa, kapag kailangan magalit, papakita mo sa kanila na nagagalit ka. Yung mararamdaman nila na totoong-totoo. Totoong-totoo na nagagalit ka kahit hindi naman talaga. Yung parang ganun. At kapag drama naman yung kinakailangan sa scene, talagang maipaparamdam mo sa mga viewers mo yung lungkot na pinapakita mo. Yung lungkot na pinaparamdam mo kahit hindi ka naman talaga malungkot. Kapag kailangang umiyak, iiyak talaga, may luha talagang lalabas sa mga mata. Di ko alam kung anong sekreto nila, ba't nila nagagawa yun eh. At yun yung panglima sa listahan natin na nakakapagbigay attractiveness sa isang tao. Pang-apat sa listahan natin na nakakapagbigay attractiveness sa isang tao, speaking. Isa ito sa mga talent na gustong-gusto ng lahat. Kaya ikaw, kapag magaling kang magsalita, malakas yan maka-attract ng iba. Sa bagay, totoo naman, kasi may mga kilala kong hindi naman kagandahan, hindi naman kagwapuhan, pero maraming nagkaka-crush sa kanila. Ito ay dahil meron silang galing sa pagsasalita. Meron silang talent ng pagiging speaker. Lalong-lalo na kapag ikaw meron kang sense of humor. Kasi kapag ang isang tao magaling magsalita, may sense of humor, meron siyang pinapakitang personality sa ibang tao. Kaysa naman sa taong palagi na lang tahimik, lagi na lang nasa sulok, hindi nagsasalita, hindi kumikibo. Kaya ikaw, kapag meron kang talent sa pagsasalita, kailangan mong i-enhance yan. At hindi lang attractiveness yung naipapakita mo sa ibang tao, naipapakita mo rin sa kanila na matalino ka. At ang best examples ko dito ay yung mga flip-top MC. Kasi sa flip-top, yung mga sumasali doon, hindi naman mga gwapo, di ba? Average lang yung mukha nila, pero hindi naman mga pangit. Basta hindi lang sila gwapo. Parang si Abra nga lang yung gwapo sa flip-top eh. Pero yung mga girlfriend nila, ang gaganda. O, di ba? So, magkakagusto ba sa kanila yung mga babaeng yon kung hindi sila magaling magsalita? Siyempre, nagustuhan sila dahil meron silang personality na naipapakita sa ibang tao. Dahil yon sa galing nila sa pagsasalita. Next talent na nakakapagbigay attractiveness sa isang tao, kumakanta habang nagigitara. Kapag may talent ka sa pagkanta, mapalad ka. Pero madalas hindi rin yan attractive kung kanta lang yung alam mo. Kaya dapat sinasabayan mo ng paggigitara. Kasi ako ha, para sa akin hindi attractive yung babae kung kanta lang yung alam niya. Kahit pa maganda yung boses niya, magaling siyang kumanta, kahit sobrang taas ng boses niya. Para sa akin, maganda siya pero hindi masyadong attractive. Pero kung sasamahan niya ng paggigitara,
nakakadagdag attractiveness para sa akin. At hindi lang para sa akin, siguro para din sa inyo. Kasi ako, sa tingin ko ah, attractive lang yung magaling kumanta kapag gwapo o maganda na talaga siya. Kaya ikaw kapag magaling kang kumanta tapos nagigitara ka pa, asahan mo na nadadagdagan yung attractiveness mo. Top 2 sa listahan ng mga talent na nakakapagbigay attractiveness sa'yo. Playing basketball o playing volleyball. Nakakapagbigay attractiveness sa lalaki, playing basketball. Sa mga babae naman, playing volleyball. Kaya nga may mga napapansin kayong mga lalaki na hindi naman kagwapuhan, hindi naman gwapo, pero tinitilian ng mga babae. Lalong-lalo na kapag nakakashoot. Isa sa mga dahilan kung bakit nakakapagbigay attractiveness sa tao yung paglalaro ng sports, kung saan gumagalaw yung buong katawan niya, ito ay dahil na ipapakita niya yung masculinity niya para sa mga lalaki. At para sa mga babae naman, na ipapakita nila yung pagka-feminine nila. Isipin mo maraming sports kung saan gumagalaw yung buong katawan natin, pero playing volleyball at playing basketball yung nasa top 2 natin, ito ay dahil ito yung laro o sports na afford laruin ng lahat. Pwede rin namang soccer, pwede rin namang rugby, pero iilan lang kasi yung nakakapaglaro nun. Okay, punta na tayo sa top 1. Pero bago tayo pumunta sa top 1, honorable mention muna tayo. Nandyan yung cooking, singing, arts. Sa pagluluto, kung meron kang talent sa pagluluto, nakakapagbigay attractiveness sa'yo yan. Kasi gustong-gusto ng mga babae yan eh. Gustong-gusto ng mga babae yung napapalaki yung tiyan nila. Sa paraang bubusugin mo, syempre. Kasi gusto nila yung binubusog sila sa pagmamahal at lalong-lalo na sa pagkain. Kapag may talent ka sa pagkanta, nakakapagbigay attractiveness din yan sa'yo. Kasi pwede mong gamitin yan sa panghaharana, lalong-lalo na kapag may liligawan ka. Sa arts naman, kapag magaling ka sa arts, magaling kang mag-drawing, magaling kang mag-painting, magaling kang mag-decorate ng mga gamit, nakakapagbigay din ng attractiveness sa'yo yan. Kasi kapag magaling tayo sa arts, na ipapakita natin sa ibang tao na meron tayong talino. Eh, tayong mga tao, kapag ang isang tao matalino, nakaka-inlove, diba? Maraming tao ang nai-inlove sa taong matalino. So, paano ko nasabing matatalino yung mga taong magagaling sa arts? Siyempre, utak yung gumagana sa kanila. Yung imagination nila, pinapagana nila yun, diba? Mas gumagana pa nga yun kesa sa kamay nila. At hindi sila magiging magaling sa painting, hindi sila magiging magaling sa drawing kung hindi gumagana yung imagination nila, kung hindi gumagana yung utak nila. So ngayon punta na tayo sa top 1. Ang top 1 sa listahan natin ay dancing o pagsasayaw. Like mo naman itong video na ito kung nag-a-agree ka na dancing yung nasa top 1 dapat. Kasi kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, nakakadagdag o nakakapagbigay attractiveness sa isang tao kapag naipapakita niya yung masculine energy niya o yung feminine energy niya. Hi ka muna. Kaya kapag tinanong mo yung maraming tao, ano ang mas nakaka-inlove? Magaling kumanta? Magaling sumayaw? Maraming tao ang papabor sa magaling sumayaw. At yun yung top 5 talents na nakakapagbigay attractiveness sa isang tao.